Yan po, isang magandang umaga sa inyo pong lahat mga kapatid. At happy vesper po. Napakabilis ng panahon ano. Ngayon ay July 7 na. Yan. Ang kaloob ng pagsasalita. So napakahalaga rin naman yung kaloob ng pagsasalita. So ngayon medyo maalinsangan na malamok-lamok. So kakaibang panahon natin ngayon. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami patuloy na lumalapit sa inyo. Kayo po ang mapagmahal, nagbibigay ng blessings, at patuloy na nag-iingat sa amin. O Diyos, aming ininadalangin ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Gabayin niyo po nawa kami at kayo po siya ang maghari sa aming puso't isipan. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So sabi po dito sa 2 Timothy 4 verse 2, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka. Mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. So sabi po dito yung pangangaral, may pagtsatsaga at talagang yung pagtuturo ay talagang matindi sa kapanahunan at hindi sa kapanahunan. Ibig sabihin mga kapatid, tag-ulagman o tag-araw, may kuryente o wala, so mangangaral tayo. So ngayon July ay meron tayong mga Voice of Youth. So ating ini-encourage na yung mga kabataan natin ay makilahok sa Voice of Youth na ito, oh, para maipalaganap ang mabuting balita. Yan, sa ating pong iba't ibang mga lugar. So sabi po dito, ang kapangyarihan ng pagsasalita ay isang talentong dapat palaguin. Sa lahat ng kaloob na tinanggap natin mula sa Diyos, walang higit na maaring maging pagpapala kaysa rito. Yes po, yung pagsasalita ay napakalaking bagay. At yun nga, kung nga tayo'y nangangaral ng salita ng Panginoong Diyos publicly, so dapat ang ating pong pananalita publicly ay dapat na mapino, oh, makikita si Jesus Christ. Kasi nga sa pagsasalita, pwede ka makasakit. Sa pagsasalita pa lang, pwede mo nang matisod yung tao. Pwede mo na rin mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsasalita. So papalaguin natin yung pagsasalita sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ano? Hindi yung pagmamarites, hindi yung pagchismis, hindi yung ganito, ganyan, kundi pagbabahagi ng mabuting balita. Sa pamamagitan ng tinig, tayo ay kumukumbinse at humihimok. Sa pamamagitan nito ay nagkakaloob tayo ng papuri at panalangin sa Diyos. At sa pamamagitan nito ay sinasabi natin sa iba ang pag-ibig ng manunubos. Yan, totoo po 'yon, no? Sa pamamagitan ng pagsalita na ipapakinig natin ang mabuting balita. Siyempre, 'di ba, sabi sa Romans, walang mananampalataya kung walang makakapakinig ng mabuting balita. Walang makakapakinig kung walang magbabalita. So napakahalaga na ginagampanan ng ating po mga bibig bukod sa dinadaanan ng pagkain. Ito rin ay lumalabas ang mga salita na papuri sa Panginoong Diyos. Pagmiminsahe. At syempre, kapag hindi rin natin nabantayan yung ating pong mga bibig, pwede rin pong lumabas dyan yung pong masamang salita, yung masasakit na salita, yan, na hindi kaaya-aya sa ibang mga tao. So sabi dito, walang isa mang salita ang dapat na salitain na hindi pinag-isipan. Walang masamang pananalita, walang mga walang kabuluhang usapan, walang maligalig na pagrereklamo o mahalay na mga mungkahi ang lalabas mula sa labi niyang sumusunod kay Kristo. So sabi po dito, ano po yung dapat na wag lumabas sa bibig? Yung mga masasamang salita, yung walang kabuluhang usapan. Yan. Yung pong pagrereklamo, ang sabi dyan, no? Maligalig na pagreklamo. Ayun na nga. Ang mahirap kasi puro reklamo, wala namang suggestion. Maraming reklamo, wala namang naitutulong, di ba? Mahalay na mga mungkahi. Ayan po, no? Mga lalabas sa bibig, dapat nang sumusunod kay Kristo ay dapat na pinag-iisipan. O ibig sabihin, yung lalabas sa bibig ng tao na mananampalataya, dapat ay tungkol sa Panginoong Diyos, no? Dapat inordinahan na yung bibig natin, no? Binasbasan ng banal na espiritu ang mga bibig dahil ang bibig powerful 'yan, 'di ba? Yung salita nga ng ating Panginoong Diyos,
Kasing talas ng isang espada na dalawa ang tabak. So ganun din yung ating pong mga bibig, no? Kasing talas ng dalawang tabak, mga kapatid. So ito'y hindi, kung hindi ito mababantayan, talagang makakasugat ng damdamin. O, sabi dito, sabi sa Efeso 4 verse 9, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Yan. Ang pagpatnubay ng banal na espiritu ng sinulat ni Apostol Pablo ay yan ang sinasabi. O, ang maruming pakikipag-usap ay hindi lamang nangangahulugang bastos na salita. Opo, totoo yun. E ano pa? Sabi dito, ito rin ay nangangahulugang anumang pahayag na hindi sang-ayon sa banal na prinsipyo. Ayan. At malinis at walang dungis na relihiyon, kasama rito ang mga dungis na parinig at palihim na payo ng masama, malibang agad na layuan, ito'y magdadala sa malaking kasalanan. So yan po mga kapatid, ano? Ibig sabihin, hindi lang mga bastos na pananalita yung masasama o yung marurumi, kundi yung mga payo mo na masama doon sa tao. Yun, mga kapatid, ibig sabihin, kapag nagpayo ka sa isang tao ng masama, para kang Satanas niyan eh. Oh, instrumento ka ni Satanas niyan eh, di ba? Eh maging anghel po tayo sa pagpapayo natin sa ibang mga tao. Oh, wag mo nang gantihan 'yan. Oh, eh kung nagpayo ka sa isang tao, ay gantihan mo 'yan. Gusto mo sama pa kita eh. Oh, eh masamang payo 'yun mga kapatid, ano? Eh dapat 'yung payo natin ay tungkol sa Panginoong Diyos. Kahit man 'yan ay lihim at walang ibang nakakarinig. Eh naririnig tayo ng Panginoong Diyos at nakakahiya mga kapatid. Alam ng Panginoong Diyos yung pinapayo nating masama sa kapwa natin. So dapat yung payo ay tungkol sa Panginoon. Sa pamilya, sa bawat individual na Kristiyano ay inilalagay ang tungkulin, harangan ang daan tungo sa maruming pananalita. Kapag kasama tayo ng mga nakikibahagi, ayan, sa mga hangal na usapan, tungkulin nating baguhin ang pinag-uusapan hanggat maaari. So yun pala ano, no. Tayo po ay individual na mga Kristiyano. Hindi minsan talagang hindi natin naiiwasan na, sa pagtumpok-tumpok yung napag-uusapan ay tungkol sa maruming pag-uusap, tungkol sa kahalayan na pag-uusap. So may ganyan, nakakalungkot minsan ay mga pinuno pa sa church yung mga nag-uusap. Ano, minsan eh mga matataas pa ang tungkol. Minsan may mga ministry pa. So yun ay nakakalungkot mga kapatid ko, no? Yung pong maruming pananalita. Sabi dito, kung ikaw ay nahalo sa ganung usapan, sa ganung grupo, babaguhin yung usapan. Pilitin mong baguhin ang pinag-uusapan hanggat maaari. Ayan. Sabi dito, sa tulong ng biyaya ng Diyos, dapat nating sikaping magbanggit o magpasok ng isang paksa na maghahatid ng usapan tungo sa isang kapaki-pakinabang na paraan. So, yun po mga kapatid. Salip na ang pinag-usapan eh pagpaplano para sa church planting. Salip na ang pag-usapan paano natin ito gagawin? Paano tayo mag-ministry? Di ba? Paano ang gagawin natin dito? Eh ang nangyari, ang pinag-uusapan ay tungkol sa mga kalokohan at walang kabuluhan. At kaya at the end of the day, sayang yung pagtitipon nyo. Sayang yung pag-uusap nyo. Opportunity dapat yun para mag-ministry. O yung mga simpleng usapan. Pero anong nangyari? Napunta sa mga kalokohan. Napunta sa kung kani-kanino. Yan yung sinasabi natin mga kapatid. Ano? Eh kasi sa buong isang linggo, isan lang tayo magkita-kita eh. Di ba? O okay yung biruan, yung tawanan, pero dapat may usapan na makabuluhan. Yung kapakipakinabang sa ministry. Hindi laging dinadaan sa board yung pag-uusap na masinsinan. Minsan, bago pumunta sa board, yung maimpok na pagtitipon na yan, na pag-uusap, nakakabuo ng plano, tsaka dinadala sa board. Hindi lang dun sa board nag-uusap, nagbabalitaktakan tungkol sa ministry, maging dun sa mga maliliit, di ba, na usapa, di ba, nagkakatipon. Doon dapat na paplano yung mga ministry, na paplano yung pamamaraan, yung mga kapaki-pakinabang na bagay. So, ang nangyayari sa pag-uusap, mga kapatid, oh, totoo yun. Sa maliliit na pag-uusap, minsan doon nabubuo din yung away. Di ba? Doon na uuwi din, na nabubuo din yung samaan ng loob. Kaya mas maganda na ang pakikipag-usap, sabi dito sa ating devotional, umpok-umpok, mga kapatid, dapat ay kapaki-pakinabang. Ayan. Na ito'y patungkol sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito,
Dapat maging salita ng papuri at pasalamat ang ating mga salita. Kung ang isipan at puso ay puno ng pag-ibig ng Diyos, ito ay mahayag sa usapan. Hindi magiging isang mahirap na bagay ang makipag-usap tungkol sa mga bagay na para sa ating espiritual na buhay. Yan. So, tinumbok na ng ating devotional na yung usapan, ano, ay mahayag ang pag-ibig ng Diyos. Mahayag yung pong nakakapagpalakas sa spiritual na buhay ng mga mananampalataya at syempre ng bawat isa sa atin. Kasi yun ang pinakamaganda. Minsan yung too much closeness, hindi na napag-uusapan yung spiritual na buhay, kundi puro kalokohan. So yun ang nakakalungkot dyan, mga kapatid. Ano? Yun ang nakakalungkot. Dahil ano, sa masyadong close na yung mga mananampalataya, ang napag-uusapan na hindi tungkol sa Diyos, kundi sa buhay-buhay, kundi sa puro kalokohan ang nangyayari. So yun ang nakakalungkot. At yun ay dapat maiwasan natin. Sabi dito, dakila mga kaisipan, marangal na mga ninanasa, maliwanag na mga pagkaunawa sa mga katotohanan, layuning hindi makasarili, mga paghahangad sa debosyon at kabanalan, ay magbubunga ng mga salitang naghahayag ng karakter ng kayamanan ng puso. Kapag nahayag ng gayon si Kristo sa ating salita, magkakaroon ito ng kapangyarihang maglapit ng mga kaluluwa sa Kanya. So ibig sabihin, sabi nga, may kasabihan nga, di ba? Hirap lang konstrakin sa English. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So ibig sabihin, mga kapatid, kung ano yung iniisip natin, yun yung ating nasasabi. Kung ano ang nasa puso't isipan natin, kung ano yung devotion natin, kung ano yung pinaplano natin, yun lumalabas sa isip natin. Kaya makikita mo isang Kristiyano, isang mananampalataya, na walang plano sa ministry ng Panginoon, kung ang lumalabas lang sa bibig, eh puro kalukuhan. Puro mga green jokes. Di ba? Ibig sabihin, yung tao na yun, walang plano yan sa ministry. Wala sa puso't isipan niya ang pag-ministry, yung paglilingkod. Bakit? Eh, nakikita, naririnig mo sa bibig eh. Malalaman mo na yung isang tao ay talagang in line sa ministry ng Panginoon kung ang kanyang nasa isip ay tungkol sa ministry. Tungkol sa kung ano ang dapat gawin. So, tungkol sa kung ano ang mas maganda. Di ba? Yun po, mga kapatid ko. Sa pananalita pa lang, makikita na natin yung pong iniisip ng mga tao. At number one na dapat isipin natin ay yung pong layunin na maipahayag ang mabuting balita. Yung mga plano at insight mo, paano mo ngayon ma-saturate yung mga tao? Paano mo ngayon maministrihan yung mga tao? Yan. Sa last paragraph, mga kapatid, dapat tayo magsalita, sabi dito, tungkol kay Kristo doon sa mga hindi nakakakilala sa atin, o sa, nakakakilala sa Kanya. Dapat natin gawin kung paano ginawa ni Kristo, ginawa ito ni Kristo, nasaan man siya, sa sinagoga, sa tabing dagat, sa bangka, nasa mga baybayin, sa mga pista ng pariseyo, o mesa ng mga publikano, nagsalita siya sa mga tao ng mga bagay na may kinalaman sa mas mataas na buhay. Yan. So si Jesus Christ, ano, siya ay nangaral at sinunod niya yung at siya yung pinagmulan nitong 2 Timothy 4 verse 2 na ito. No, sabi dito sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan, sabi dito magsikap ka na ipangaral ang mabuting balita. So si Jesus Christ yung pinagmulan niyan. No, saan man siyang lugar, nasa baybayin man, nasa mga publikano, sa piyesta man, nandoon ang ating Panginoong Jesus, nangangaral siya at nakikipag-usap siya. Kasi gano'n naman, o nga no, kapag mangaral ka, kapag na-meet mo yung tao, yan yung panahon na talagang dyan mo lang sila makakausap eh. Dyan mo lang sila makikita. Sa ibang mga panahon, hindi mo na sila makikita eh. Hindi mo na sila makakausap. Dyan lang, mga kapatid. Yan lang yung pagkakataon. Kaya kapag na-meet natin yung tao na, yung people na yan, mga tao dyan, eh gawin na natin yung pinakamainam. Yung pinakamabuti. Ano? Kasi po, ay yan na lang yung panahon na tayo ay magkikita. So ibig sabihin, huwag nating sayangin yung panahon kapag nakita natin yung tao na masabi natin ang tungkol sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya po ngayong umaga, pagsikapan po natin idalangin ng bawat isa na tayo ay magkaroon ng pagsisikap, pagtsatsaga, na mangaral, magturo ng salita ng Panginoong Diyos sa kapanahunan man o di kapanahunan. Magpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. At maraming salamat po sa pakikinig niyo po dito sa Discipleship Ministry.
Ayan, tuwing umaga po ito. So ngayon, yung po ating mga prayer requests ay inyo lamang pong isulat dyan sa baba at atin pong babasahin yan mamaya at isasama natin yan sa dalangin at pangungunahan tayo ni Brother Melvin Villasano. Pero bago yun, pakinggan muna natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Ang banal na pangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito at kami ay pinagkalooban yun ng isang magandang lesson na natutunan na umuli, naalala at na-remind sa umaga na ito na aming mga pananalita ay napakahalaga. Napakahalaga kung ito gagamitin namin ang wasto sa inyong pagkabay sa amin na is namin ng aming mga pananalita ay magamit namin sa ministry at sa mga mas makabuluhang bagay. Nais namin ihingi ng tawad sa inyo upang may mga naging padalos-dalos sa aming pagsalita paminsan-minsan. At nais namin baguhin ito pagkat ito isang napakapakit na karakter. Nais namin itong baguhin sa inyong gabay alam namin ay aming ito magagawa. Na kami ay kung di magandang aming sasabihin na ay mabuting manahimik na lamang po kami. Nais namin na matutunan namin ang 3 seconds pause bago kami magsalita. Para kami makapag-isip mga panalangin upang maging maganda ang aming mga sasabihin. Maraming salamat po, Ama, sa paggabay at pagbubay sa bawat umaga. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. At mga ganito, nais po namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ingatan po ninyo ang aming buong maghapon. Ilayo kami sa anumang kapahamakan at nawa po sa aming pagpiprepare para sa araw ng Sabat bukas ay aming magawa ang mga dapat namin gawin. Maihanda kami mga sarili para sa pagdating na araw ng Sabat. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng bawat isa, aming mga kalusugan. Inyo naman ay panambalik ang aming mga kalakasan. Kung may sakit, may lagnat, may ibo, inyo naman po silang pagalingin. Upang sa pagsamba buo sa araw ng Sabat, kami ay malusog ang aming pangatawan at handa na pumuri sa inyong banal na pangalan. Sa mga ganito, patuloy namin sinasama sa panalangin si Tia Aning at si Tia Aurora sa kanilang past recovery at naway ang kanilang kalusugan ay muling nalambalik na nasa tamang panahon sa inyo pong kalooban. At ganyan din sama namin sa panalangin si Brother Carlito Tomas na nawa po ay bumalik ang dati niyang kalakasan at bumalik siya sa kanyang karamdaman. Kasama na rin namin si Sister Corazon Mina na ano ay pagalingin niyo rin po siya sa kanyang karamdaman ay pagkaloob sa kanyang mga pangailangan na maagarang lumakas sa kanyang pangatawan. Kasama na rin si Mang Berna at ang kanyang mga pamilya na may mga alagnat na po sila ay patuloy na hipuin ang kanyang pagpagaling na kamay at kayo din ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag na maging hadlang sa kanilang panalampalataya ang kabi-kabilang pagsubok na tumarating sa kanilang buhay. At patuloy na sila ay magtapat po sa inyo, patuloy na magtiwala po sa inyo, pagkat kayo po ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay, nagbigay sa amin ang aming buhay, at nagbigay sa amin ang aming mga pangailangan. At ipadama niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal na maging halimbawa sila ng isang nagtatapat at nagtitiwala sa inyo at inyong ginagabayan. Namin sinasama sa panalangin ang mga kapatiran ng mga family ni Sister Rose Chris Encarnado na may sakit, kasama din ang family ni Sister Melissa Gamboa na may sakit. Ang kanilang ilan sa mga member ng pamilya nila ay may karamdaman ninyo po nawa sila ipuwi na papagaling na kamay, igawat ang kalakasan patuloy, at sila ay kaibusan gumaling. Ganyan din si Sister Sally Sanchez at iba pang mga kapatiran na kasama namin sa prayer list na hindi ko pa na-recover na po sila ay patuloy na hipuin ang mapagpagaling na kamay. Namin din sinasama sa panalangin ang mga kapatid na magta-travel ngayong araw na ito. Nilayo po sila sa anumang mga kapamakan. Yung anak po ni Ate Rice Babe, yun din yung nagkagayak ng travel na anak, mga anak ni Ate Rebe at iba pang mga kapatid na nagta-travel. Patuloy po namin sinasama sa panalangin ng aming mga kapatid na nagkulang po ng pagtitiwala po sa inyo. Sila ay mas nagtiwala sa kanilang mga sarili. Nais namin sila ay makabalik muli sa pagtitiwala po sa inyo at makasama namin sa paghahanda sa nalapit ninyong pagdating at sumalubong sa inyo ng masaya, magalak ang aming mga puso na makasama namin kayo dyan sa langit na bayan. Maraming salamat po, Ama. Pagdinig sa aming panalangin muli, humihingi po kami ng kapatawaran
kung saan po kami nagpuna at nagkasala. Ang lahat nito ay ang pangalan ni Jesus, namin talagang iligtas. Amen. Amen.